ang ating makatwirang paglilingkod, July 5, sa mga makalangit na dako. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasaya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Isinasamo ng apostol sa kanyang mga kapatid na italaga nila ang kanilang mga katawan sa Diyos. Kapag ginawa natin ang gawaing nagpapahina sa kalakasang mental at pisikal sa pagkain, pag-inom, o anumang kinagawian, winawalang karangalan natin ang Diyos dahil ninanakawan natin siya ng paglilingkod na hinihingi niya sa atin. Kapag inabuso natin ang gana sa pagkain sa pagsasakripisyo ng kalusugan, o kung nagpapakabuyo tayo sa mga gawi na nagpapahina ng ating lakas at kasiglahang mental, hindi tayo magkakaroon ng mataas na pagpapahalaga sa pagtubos at ng tamang pagbibigay halaga sa mga walang hanggang bagay. Kapag napalabo ang ating mga pag-iisip at naging paralisado ang bahagi nito dahil sa sakit, ay madali tayong madadaig ng mga tukso ni Satanas. Ang pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain para bigyang kasiyahan ang panlasa ay magdudulot sa hindi balanseng sirkulasyon ng dugo, nagiging dahilan din ito ng pagkasira ng nerbiyos, at bilang bunga ay ang labis na pagkawala ng pagtitiyaga at ng tunay at mataas na pagmamahal. Ang lakas ng katawan, at gayon din ang kakayahang moral at mental, ay napahihina sa pamamagitan ng pagpapakabuyo sa hindi tamang gana sa pagkain. Mawawalan ng halaga ang lahat ng yaman ng sanlibutan kapag ihahambing sa kahalagahan ng mental at moral na mga kapangyarihan. At nakadepende sa kalusugang pisikal ang malusog na paggawa ng mga kapangyarihang ito. Gaano nga kahalaga na alam natin kung paano maiingatan ang kalusugan, na ang ating katungkulan sa Diyos at sa tao ay maisasagawa sang-ayon sa Kanyang mga utos. Ang mga utos ng Diyos ay tuwiran at naiiba. Walang kawalang katiyakan na nagpapalabo sa kahit isa man sa mga iyon. Wala sa mga iyon na hindi mauunawaan, yaong mga hindi nakauunawa sa mga iyon ay napamanhid ng kanilang mga maling gawi na nagpapahina ng kanilang kaisipan. Nais ng Diyos na turuan tayo tungkol sa kahalagahan ng pagtitimpi sa lahat ng mga bagay. Ang kawalang pagtitimpi ang naging dahilan ng pagkahulog ng ating unang mga magulang mula sa kanilang banal at masayang katayuan, sa pamamagitan ng paglabag nila sa kautusan ng Diyos, kaya ang pagtitimpi sa lahat ng mga bagay ay magpapanatili ng ating mga kakayahan na maging malusog hanggat maaari, na walang ulap o kawalang katiyakang magpapalabo sa alinman sa mga ito, naggagabay ang kaisipan sa mga tamang gawa sa pagtupad ng Kanyang utos.